Kailan ba nagiging mali ang magmahal? Kaya pa ba ng brain cells ko to? What's up guys? This is Diego Laizaga. This is Luis Los Reyes. And this is Cara Gonzalez. And right now, we are doing one-on-one. Kailan ba nagiging mali ang magmahal? Ladies first, Luis. Kaya pa ba ng brain cells ko to? Pero kailan ba nagiging mali ang magmahal? I think kapag may nasasaktan ka ng ibang tao at alam mo sarili mo na mali. So, yun. Ako naman pag hindi na kayo nag-grow, if hindi tama na mahalin mo yung tao na yun, if it's not gonna do you any good or do that person any good, di siguro mali na siya. Okay, kaya mo pa ba tanggapin ang partner mo kung nag-cheat siya? Hindi na. Kapag nag-cheat na una pa lang, dapat kung paulit-ulit, tama na yung isa. Parang gano'n. Para sa akin naman, hanggat wala ako dun sa situation na yun, hindi ko alam. Pero kasi, depende pa rin yun kung anong klase yung relationship nyo, kung deeply rooted ba siya, or ano yung foundation nyo, kumbaga, sa relationship. So, until nandun ako sa situation na yun, sa ako na lang sasagutin. Okay, so ang question ko, para sa'yo, gaano ba kahirap tanggihan ang tukso? Para sa akin, it's a choice kung tatanggihan mo or pipiliin mo yung tukso na yun. Kapag ayaw mo, may dahilan. Kapag gusto mo, choice mo na yun. Same lang. May mga tukso naman kasi na kahit matukso ka, if hindi mo naman talaga gusto, hindi mo gagawin. Pero may mga tukso naman na parang deep down, medyo gusto mo din talaga siya. Kaya papatulan mo. Or inaantay mo lang na matukso ka ng tukso na yun, kung ano man yun. So, yeah. It, like what Cara said, there you always have a choice. There's always a choice. Kung may ma-advise ka sa character mo, anong sasabihin mo sa kanya? Ako sa character ko, honestly, if it was real life, dapat hinayaan na kita, Luis. Dapat hindi na kita sinaktan ng ganun na pipilitin ko pa na ayusin. Ako yung nagkamali eh. Ako yung nagkamali, tapos nagkasakit pa ako and I made myself your responsibility. Although, inangkin mo naman yung responsibility, no? Kasi you're my wife. But in real life, it's too much to put on one person. Paano naman ikaw, di ba? Although, syempre, in our story, in our movie, it ended up well. Nagpunta naman sa magandang katapusan. yeah, pero in real life, I don't think it would be right to do that to a person. Kawawa naman. Ka naman, baliktad. Actually, wala akong ma-advise. Kasi kung sa totoong buhay, I'll do the same. Kung ano yung ginawa ng character ko, ni Mara. Yun din yung gagawin ko in real life. Siguro ganun ako ka-martyr. So yun, ma-advise ko. Yun lang. Okay na yung ginawa mo, girl. Bakit hindi ka nagsisi na ginawa mo tong project na to? Ako, hindi ako nagsisi na ginawa tong project na to kasi I learned a lot. Parang yung pagiging artist ko, nag-grow din sa project na to. I think ito yung pinaka emotionally invested ako sa character na si Mara. And with Direk Denise, sobrang, at saka ni Miss Lee, parang ibang world naman yung napuntahan ko kasi all girls. Yung director and yung DOP, so it's a nice experience. Hindi ko pinagsisihan tong project na to. Same with Luis, marami akong natutunan. Tapos, mas lalong nag-improve yung pagiging artist ko. Ang daming challenges dito na tinake ko, tapos nagawa ko ng maayos. Kasama yung mga co-actors ko, pati yung kasama sila, Direk Denise, pati ni Miss Lee. At
gaya nga na sabi ni Luis, kakaiba din yung first time ko magka-work na puro babae kami. Na isang lalaki lang ang nandyan. Hi guys! Dito nga pala ako. At, parang bago siya sa akin. Kasi iba din yung pakikitungo ng babae. Kumbaga, mas caring. Anong mensahe or lesson ang napulot niyo while doing this project? So, sa movie na natutunan namin, siguro, hindi natin alam kung ano yung mangyayari talaga in the future, kung paano natin isusugal yung buhay natin, paano tayo makapag-decision real quick, no? Sa ginawa ni Mara. Kaya pala ma-forgive ng isang tao yung pagkakamali ng partner niya. Kahit gaano kalaki or gaano kalalim, kung talagang gugustuhin niya. That cheesy and cliche line of love conquers all. I guess in some cases nga talaga, totoo siya, but not all. And I guess that's the lesson I picked up here. Kasi reading it, I told even the director this, na parang ang hirap parang after what my character did to Luis's character, tinanggap niya pa rin. And yeah, it's difficult. That's hard. And I guess meron nga talagang mga ganun sa totoong buhay. At dyan nagtatapos ang ating one-on-one kasama si Miss Luis De Los Reyes and Cara Gonzalez. And of course, myself. And to subscribe or watch more videos, just check out Viva Max's YouTube channel.